Yan na yung bali itong block ngayon na inupo natin dito sa kalahati ng crankcase niya. Tapos titignan natin kung anong problema doon sa loob naman para makapag-porting tayo. Ayan na, bali yung skirt niya, hindi nagkaroon ng problema sa skirt, pero nagkaroon siya ng problema dito na yung skirt, kung titignan is napakaluwag niya sa base na pinasukan niya. Yan o, kitang-kita ngayon. Bali, itong tagiliran ng ano niya, crankcase niya. Bali, ito yung nakalabas. Kailangan tanggalin natin to para walang restricted pressure dyan. Tapos kung makikita mo dun sa pinakaloob, yun o, bali yung aluminum dito mas mataas sa crankcase kaysa dun sa anong ng cylinder block, no? Mataas to, mataas masyado to, so kailangan na pantayan natin to habang nandyan siya sa loob. Yan, titirahin natin to para mula dito tsaka dito siguradong mas maluwag. Ngayon na gagamit tayo ng ano dyan, no? Bala, yung bilog. Bilog. Ito yung gagamitin natin na bala dyan. So, dapat ito. Babalahan natin ang bilog. Ito dapat ang magamit doon kasi sisingitan natin yun. Ito, tamang-tama siya dito. Yan. Mataas. Nasa mga, ano siguro to, taas. Baka, nasa mga 3 mili siguro. Yung dito, malalim masyado. Yun, no? Napakalalim. Pero dito naman, medyo mababaw. Yan. Dapat to, pantay-pantay. Kasi kung hindi to pantay-pantay, hindi maganda yung flow ng ano niya, no, pressure. Eh sayang naman yung nagporting tayo ng nagporting pagkatapos yung partner naman pala niya hindi naman siya pantay. So ayusin natin 'yon, no. Dito medyo okay naman. Yan. Okay naman siya. Medyo maluwag pala yung pagkano nito, no? Kailangan ma-silicone yun, no? Luwag. Sobrang luwag ng block. Hindi rin kailangan ganito to. Dapat ito masikip. Eh, applyan na lang natin ng mga ano siguro, no? Kahit silicone lang pag i-assemble. Para kailangan walang naliligaw na pressure sa mga singit-singit para naka-orient na maganda yung pressure pagka trumabaho. Yan o. Or siguro ano yun, lagyan ng epoxy. Epoxy siguro, tapos si yan uli, i-machine uli siya. Kasi maluwag talaga. Hindi pwede to. Madali naman gawin to. Linisan na gusto, tapos epoxy, tapos si machine siya uli. Para merong ano dito, pipigil dun sa pressure na maliligaw. Tapos kung titignan natin dun, sa dulo dun, dapat pantay din to. No? Yan, no? Medyo mataas ng konti yung aluminum. Kailangan mapantay natin doon sa bus port. Tama-tama itong bilog na to. Siya yung makakadukot doon. Tapos papainal na lang sa ano, sa kikil. Yan o. Masyadong ano to. Masyadong malaki to. Sayang yung performance ng block kung hindi masusunod. Kasi dito stock pa to eh. Yung black racing na, tapos yung casing, yung crankcase, hindi pa naka-racing port, no?
Bali, re-racing porting natin yan. Yan eh, bali ito muna yung titira natin, yung pahaba. I-collapse muna natin yung area na yon. Magkailangan medyo maluwag yung gagalawin muna natin para pag dumuko tayo dun sa dulon-dulo, hindi tayo mahihirapan. Medyo maingay lang to, no? Dahan-dahan lang kasi hindi mabigla, saka malakas masyadong kumain yung talim, kaya medyo makapal to, palpitan yung mga debris. Basta mga pang open, no, medyo matrabaho na siya. Maraming kakaltasin pag sa 1 to 5 minutes ng test natin, matrabaho na siya ito. Ayan, no, bali na ano natin, na-collapse natin yung mataas na ano, edge ng crankcase. Bali, sasagarin pa natin. Bali, kinuha ko muna dun sa dulo. Tapos, kung nakikita nyo, meron din dun, no, nakalusot yung block, yun, no. Bali, maluwag yung sa crankcase, tapos yung sa block naman is masikip. Bali, nagiging restricted din sa pagdaloy ng hangin yan, ano. Kasama din to, titirahin din natin mamaya. Mauna muna tayo dito para wala tayong maano, para wala tayong tinatamaan na iba. Unahin muna to, tuloy natin. Hindi mapataas kasi yung RPM ng makina, ano, ma-vibrate, kaya low RPM lang. Tapos di baling ano siya, di baling nabagal lang ang RPM, malakas naman siya kasi kumain, kaya napapahinto yung motor. Bali, pagkagagawa tayo sa mga 1 to 5, no, medyo maano na, matrabaho na.
para mapagbigyan tayo dun sa power ng motor natin. Kaya ang dami natin bubuksan. Kasi nga 125 na to, malalaki na lahat ng ano niya, sukat. Bali, kung ano kasi gagawin natin dito, ipopork lang sa labas na hindi natin minatch yung cylinder block sa kanya. Hindi natin nakikita itong mga problema na to. Kaya kailangan ipagmamatch talaga para makita kung fit ba talaga yung block sa kanya. Yan ang pantay na. Lakas na dyan sa mga mintalin. Tapos yun o, meron din talagang nakaano. Dapat talaga ito makainan to. Bawasan talaga yun. Ito malaki-laki yung habulin dito. Malalim-lalim ito. Ito natin konti RPM. Kunin muna natin yung ilalim na. Palit muna tayo ng talim. Medyo masyadong malakas kumain. Palitan muna. Yan, napalitan na. No? Bali, yung bilog. Magandang pangsingit sa, kasi sa may mga kanto to. Madudukot niya. Yan o. No? Madudukot niya to. Ang lalim niya ito. Nasa mga 4mm lalim niya ito. Yan o, kain na kain. Lakas kumain. Kaya natitigilan yung tarim.
nakaposisyon kumain.
palitan muna natin siya ng talim. Yung pangsingit naman na matulis. Matrabaho talaga pagka mga 125 kasi maraming restrict ano yan, blocking area. Kaya lahat yan eh babaguhin lahat para magmatch dun sa makina na hinahanap natin ng power. Kasi pag hindi natin sinunod yan, ang mangyayari dyan eh, konti lang idadagdag niyang power niyan sa 95cc. Para hindi ka buntutan ng 95cc pag may ano, may tumapat. Baka kasi yung 95cc pwede ka pang sibakin pagka naka 125 ka. Kasi kung hindi naman nakasetup yan, ganyan ang mangyayari dyan. Para talagang malinis na walang ano, walang naka-block dun sa mga air dynamic nya, no? Natunog na yung bakal, ibig sabihin nagpapantay na sila. Yan na, bali pantay-pantay na yan. Bali ayusin ko na lang. Abangan nyo na lang yung part 3. Maraming salamat sa inyong panonood. Benz magtoto po.